Iglots News Updates. Sa ating mga balita, areas of concern sa 2025 elections hindi patukoy ng COMELEC. CBCP President Pablo David pinili ni Pope Francis bilang bagong cardinal. Ilang kumpanya ng langis may dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, wala pang lugar sa bansa ang tinukoy ng Commission on Elections o COMELEC bilang areas of concern para sa darating na 2025 national and local elections. Ito'y kahit na ibigay na ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng potential election areas of concern na kasalukuyan pang bineberipika ng COMELEC. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, masasabing areas of concern o nasa ilalim ng COMELEC control kung mayroon nang nangyaring election-related violence sa isang lugar, may presensya ng private armed groups, o di kaya ay may matinding laban sa politika ang mga kumakandidato. Dagdag pa ng PNP, dito rin nila natutukoy kung gaano karaming puwersa ng pulis ang kanilang ide-deploy sa isang lugar. Samantala, hinihintay na lang ngayon ng PNP ang listahan na isusumite ng COMELEC para sa mga idedeklarang areas of concern na dadaan pa sa validation ng Joint Security Council ng Paul Body. Magiging cardinal na si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President at Diocese of Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Kabilang si Bishop David o mas kilala rin bilang Bishop Ambo sa 21 clergymen na inanunsyo ni Pope Francis bilang mga bagong cardinal sa kasagsagan ng Angelus Prayer sa Vatican. Ayon sa Santo Papa, idaraos ang consistory para sa creation ng mga bagong cardinal sa December 8, 2024 ilang araw bago ang pagbubukas ng Jubilee Year of 2025. Samantala, sa isang Facebook post, ikinuwento ni Bishop David na nalaman lamang niya ang balita nang magpaabot sa kanya ng pagbati ang isang procurator mula sa Kolehiyo Filipino sa Roma. Inakala pa ni Bishop David na biro lang ang sinabi sa kanya. Nang makumpirma, ayon kay Bishop, pakiramdam niya ay caught in a whirlwind siya. At kalaunan, tinanggap nito ang bagong yugto sa kanyang buhay at ministry bilang obispo. Tubong Betis, Pampanga, si David ay kasalukuyang nasa ikalawang termino bilang presidente ng CBCP habang nagsisilbi ring bishop ng Diocese of Caloocan mula pa noong 2016. Ang 65 taong gulang na obispo ang magiging ikasampung Pilipinong cardinal. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies ngayong araw, magpapatupad ng upward adjustment sa ikatlong magkasunod na linggo para sa diesel na tataas ng 1 peso and 20 centavos bawat litro. Ikalawang sunod na linggo naman para sa kerosene na may dagdag 70 centavos kada litro. Wala namang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina. Epektibo ang bagong presyo bukas 6 AM sa karamihan ng oil firms. Una nang naglabas ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau ng projection ng rollback para sa gasoline at dagdag singil sa diesel at kerosene dahil sa posibleng pag-atake ng Israel sa oil infrastructure ng Iran at ang disruption sa Southeast US dahil sa Hurricane Helene. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.